isang reaksyon natin ngayon ay yung nagsumbong kay ano kay Serafi na kasambahay na yung mag-ina, tapos yun na nga nagsumbong sila dahil binugbog yung ano yung bata, binugbog siya at inano pa yung, grabe, nakakaiyak talaga, nakakaiyak, parang ano siya, parang nanggigil siya dahil yung ano ng kasambahay pali, tapos yung mata at saka yung lips niya, tapos yung pinagtusok-tusok pa daw yung ano yung may-ari ng ano, Diyos ko, ano kayang nangyari sa kanya, yung isang employer, ano nangyari sa kanya, anong nasa isip kaya niya? Hindi lang yun ang nangyari, may una pa na ano daw kasambahay, sabi ng isang ayun, sumulpot na yung pamangkin niya, yung pamangkin niya na lalaki, kasi doon siya tumira at nagpaalam siya na kung pwede daw siya titira doon, at yun na nga, may na-experience din siya tungkol sa ano niya, sa tita niya, sa auntie niya, na sa biglang nag-iba yung ugali ng ano niya, yung tita niya. Tapos minsan hindi pa daw siya, kumakain siya na walang ulam, ganyan. Tapos naka-witness siya nung unang kasambahay na nilagyan daw yung may-ari ng ano ng sili. Tapos sinabihan pa daw siya, ayan, bugbugin mo na. Sabi, sinabihan pa daw siya. At yung pamangkin niya na lalaki ay nag-witness doon sa kasambahay. Doon siya kumakampi, hindi siya kumakampi sa ano niya, sa auntie niya. Kaya, oh my God, kaya yun ang ano. At yun naman yung ano, yung isa pang pamangkin niya ng ano, isang pamangkin niya na nag-ano sa kanya, siya, na siya daw ang magpapaaral o nagpunta, at tinawagan ni Serafi kung anong maisabi niya tungkol sa ano niya, sa auntie niya. Ayun, hindi din maganda yung pinagsasabi. Hindi yun. Ayun, pinakinggan ko yung ano. Ayun, dalawang pamangkin niya na magtistigo laban sa kanya. Oo, kasi talagang ipaanon talaga ni Serapi, ipakulong talaga. Yun na nga sinabi na ano ni Serapi, na talagang makulong siya talaga. Oo, talagang makulong siya. Kasi itulungan talaga ni Serapi yung mag-ina dahil sa ginagawa niya, na sa pagmaltrato niya. Ayun, grabe. Grabe itong babae na to. Yung ang ano pala yung may problema, tinanong siya ni Serafi. Ano ba, may problema ka ba? Yun na nga, sumagot siya, may problema daw siya dahil sa simula yung asawa daw niya na stroke, tapos lahat siya ay ano, hindi nakatulong daw siya sa kanya. Parang oo, tama, parang na-stress na siya, parang parang wala na siyang ibang maisip kundi yung sa puso niya, purong yun na nga, yung stress. Na-stress siya. Kaya kung anong problema niya, doon niya pinagbuhos sa ano, pinagbuhos niya doon sa, doon niya nilalabas yung galit niya sa sarili niya, sa ano, sa mga katulong niya. Doon niya pinagtutusok-tusok, nako. Grabe, grabe yung ginawa niya ngayon sa ano, sa bata, sa mag-ina. Grabe, pati yung tainga na ginupit niya, tapos sabi pa niya na yung areyos, yung hikaw daw yung ano, yung kanyan. Nako, siguro dapat yung ano, dapat na siya ipadala siya sa ano, sa counseling. Ipaano niya siya sa counseling, sa guidance counseling. Iano siya, parang sa fall of stress na siguro siya. Kaya yun na ano niya, at saka wala na siyang ano, parang hindi na siya nananalig kay ano, kay Lord. Yung parang ang nasa puso niya ay puro kasamaan niya, yung ginagawa niya dahil sa stress niya. Yun di ba guys, yung parang ganun niya. Kaya guys, tayo wag tayong patalo kung ano man yung naramdaman natin. Huwag tayong patalo na gagawa tayo ng masama para sa kapwa natin. So first, mag-concentrate ka, mananalig ka, mag-free ka, ipikit mo yung mata mo, pikit mo yung mata po na sana sabihin mo kay Lord na, Lord, kunin mo yung galit, yung sama,
sa loob, sa puso ko at sa isipan ko para hindi ka makagawa ng masama sa kapwa mo. Yung parang ganun na din guys, yung parang ganun yung ano mo. Kung ano man yung parang puot sa ano mo dahil nasa na, na ano ka sa stress mo dahil sa asawa mo na siya ay na-stroke daw at lahat siya na lahat ang gumagawa ng paraan. So hindi naman yun ano na kung may katulong ka doon mo, i-focus doon mo, ilabas yung puot o yung galit mo sa ano mo, sa kasambahay mo. Hindi naman yun ganun kasi sabi pa ng ano, hindi nga siya sinakta ng ano ng nanay niya kahit kinurot. Tapos siya pa daw ang nakaano. Kasi sabi nga niya, baka inano daw yung nanay niya, yung ganyan. Oo, yun. Kaya yun sabi nga ni Serapi, parang kahit ako, napaka ano talaga sa ginawa niya. Yun na nga yung una talaga guys. Yung una talaga guys sa atin, kung mayroon tayong sama sa loob or sama sa loob at sa isip kasi connected yung puso mo at isip mo. Connected talaga yan. Para hindi ka makagawa ng masama sa kapwa mo at hindi natin yun mapipigilan talaga. First, concentrate ka. Mag-ano ka talaga. Hingi ka ng tulong kay Lord. Hingi ka talaga ng tulong. Dahil naranasan ko din yan na minsan na-stress ako. Na-stress ako din. Kaya minsan pagbangon ko yung matulog ako, talagang mag-ano muna ako, magpipray muna ako talaga guys, na gano'n na hindi ka makasama at hindi ka makasalita ng masama sa kapwa mo kahit sa ano mo, sa kung sino yung nasa kung sino yung nasa paligid mo. Kaya yun number one talaga guys, huwag natin kalimutan para hindi tayo makagawa ng masama sa kapwa natin, na na i-guide tayo, na ibigyan tayo ni Lord ng maluwag na kaisipan at iwala yung galit sa puso mo at sa isip mo, kasi yun talaga connected kasi yun eh, puso at isip mo connected kasi yan. Kaya pag ikay mananalig o kaya ikaw magpiprika na yung puso mo at isipan mo ay magkaisa yan. So kaya magpiprika mo na hindi ka makagawa ng masama sa ano. Kasi hindi mo sila ano, nagkikita kayo ng malaki na siya, nagpunta sa iyo para magtrabaho, para kumita. Kaya yan, at tinanggap mo siya na walang ano sa ano niya, walang ano sa katawan, na okay siya. Okay yung mag-ina, walang ano, healthy sila, walang mga galos or anuman, hindi man ano. Kaya yun guys. Kaya yun lang guys ang maano ko sa kailangan talaga na iano siya muna bago siya ikulong, ipunta siya sa guidance counseling. Punta siya at kailangan din siya kasi ng may kausap siya. Kailangan siya na kasi dalawang pamangkinan niya yung nag-ano siya na mag-ano sa kanya mag-witness laban sa kanya, mag-witness kasi masama din yung ano, masama din ang naranasan sa kanya nung dalawang pamangkin niya, yung lalaki at saka yung babae, na umiiyak nga siya na ano, na tinatawagan ni Serafi, umiiyak siya. Kaya yun lang guys ang masasabi ko tungkol first time ko ito talaga guys na nag-reaction. Kaya yun lang guys, kung bago ka pa sa channel ko ay mag-subscribe ka na at mag likes and comments na lang para naman mapuntahan din, at i-click mo na yung notification bell para ma-notify ka din kung mayroon akong upload. Try ko lang, first time ko lang ito na nag-reaction tungkol sa ganitong sa kay ano, Rapi Tulpo. Kaya yun lang guys, bye-bye.